Nandito tayo ngayon mga kalight sa Rafael Santolan, Pasig. Dito nagkakaroon ng follow up sa clearing operation. So makita natin yung mga ito, yung mga tinabasan. So nandito tayo ngayon, dumadaan tayo ngayon dito sa may gilid ng estero. Ito ang alisin ngayon dito mga lights, itong mga naka pwesto dito, tulungan ng manok. So ito mga kalights yung dito yung extension ng bahay. Ngayon ay titibagin na. So ayan mga kalights, so natibag na. Ito natibag na yung pinakabarong-barong dito. So nasa gilid to ng highway dito sa may pagitan ng estero. So ayun mga kalights, nagiba na oh. Sabi kanina ng mga residente, sila na lang daw magbabaklas, pero hindi sila piniyagan ng team na sila na mismo. Kailangan pag alis ng team, dapat makita nila na clear na to, itong area na to. Kaya ayan, giniba na set ng tuluyan dito mga kalights. Dito yung mga tuta. Dito mga kalights, may bagong panganak na aso. Ayan siya. Ito ang mga aso. Ayan yung mga tuta. Mga alaga dito. May lahi to ito. May lahi daw yun. Ayan ngayon ay tinitibag na ito. Itong pader dito. Dito makikita natin yung estero dito. Ito mga kalights, may mga basura at yung amoy alam nyo na, hindi maganda. So bandaron, nakikita natin mga lights, may igi sa pang ginigibaron sa bandaron. Tuloy-tuloy ang pag-iba dito ng Pasig City Action Line. Ito, ayan.
matutumba na yung barong-barong dito. Ayan. Ito, malapit na siyang matumba. So, may nakakapit lang na alambre. Pero ito, ito. Ayan, matitibag na siya, oh. Oh, kuya. So, itong part na to dito sa harapan, mga ka-lights, ang kailangan i-clear. Tapos, kung makikita nyo sa may pandaroon, yung mga pader doon, ayun, oh, may mga natabasa na siya. So, dati nang nanggaling dito yung clearing team. Nagkaroon ng follow-up clearing operation dito. So, ayan, ito yung mga natibag na mga kahoy, mga yero dito. Ito, ang dami yun. Kalat yung mga kahoy, saka yung mga yero dito. Makakalight. So, mukhang yung pader na maliit, yung mababang pader dyan, palagay ko titibagan din yan eh. So ayan, titibagin mga alights. Actually dito, ito malaking bahay ito nung araw eh. Kasi sa makikita nyo sa structure niya, bahay talaga siya. Kawawa yung mga nakabili dito ng property na binenta lang sa kanila. Tapos ito ngayon na tinitibag na. Dito mga kalits, meron pa dito. Dito, matinding diba ang to dito. Ito, makikita natin ah. Dating bahay talaga to. Ating lote, ginawa pa nila, nagtayo pa sila ng kubo-kubo. Kaya kailangan talaga nating malinis. Hinahanap lang namin yung mga dati namin linering. Kaya kailangan talagang tanggalin. Kasi mahirap eh. Ito yung pinagmumula ng ano, panibago na namang mag-i-squat. Gano'n po ka laki yung ang talagang naka-ano po dito is 7 meters. Simula sa open canal hanggang ano, hanggang sa maka-ano po, lagpas na. Opo, 7 meters. Dito may pinang opo, sa pinaka-kanal po. Anong naman, anong proyekto naman yung 7 meters na gagawin? Ang alam ko po dati nung time pa po nung dating mayor, si ex-mayor Bobby Eusebio, meron po daw project ang DPWH dito na gagawin tong kalsada. Para, at saka yung kapag naglilinis ng open canal, meron talagang bakante na mapagkikilosan yung mga tao maglilinis. Sino po sila, ma'am? Ako nga po pala si Salvation Tolentino. Ako po yung nakatalagang barangay urban core sa Santolan. Maraming salamat, ma'am. Sige, ma'am. Thank you. So, yun, mga ka-lights, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iba dito. Todo pwersa yung clearing team. So, ito, isang malaking community to. Dito. So, titingnan natin doon. Ito, dito, natibag yan. Bandarang dire-diretso yan. Tapos dito. Sila pa yung mga galit.
Kaya yun, ang ginawa po ng aming magawa dito, kasi siya po yung nakaano po dito, nag-request na lang po sa action line para at least ma-resolve na po yung problema namin dito sa Santola. Kasi napakadami na po na nagtatayuan. Dahil yun nga po ang rason nila, sabi daw po ni Mayor Bico, wala nang demolition. At may ang iba nagsabi na alam ni Mayor Bico, nagpaalam sila, at meron namang nagsabi na nagpaalam daw sila sa Pasig. Hindi namin alam kung ano, pero ang alam namin, walang ibinababang ganon si Mayor Bico. Dahil kung alam po, kung nasabi po yun ni Mayor Bico, automatic ang barangay alam po kung ano yung mga ibinababang ni Mayor Bico na pagbabago. Kung ano man po yung gagawin niya dito sa mga bakanting ito. Okay. Pero pag nakalipat po sila, ma'am, meron ba silang lilipatan na dito? Actually po, sir, may mga yan na i-relocate na po ng Tanay. Meron po dyan financial assistance at meron din naman po dyan na ilipat ng Kalawan. Kaya wala na pong dapat silang hingiin pa sa gobyerno na lahat na ibigay na po sa kanila. Okay. So, kumbaga, kumbaga yung mga binigay namin na ano sa kanila, konsiderasyon, hinayaan namin sila na ganyan ang gawin nila. Kaya lang sobra na umaabuso na eh. Kaya di ba, sana naman maintindihan nila kami at maintindihan din kami ni Mayor Bico na bilang kami yung nasa urban pro, pinapangalagaan lang namin kung ano yung kanilang mga proyekto. Okay. Mayroon po kaya, ma'am, ilan po kayo naiwan dito na mga hindi pa nakalipat? Yung mga nandito pa ngayon, mga ilang pamilya po kaya? Yung datos po, kung ilan yung dinimonis at ilan yung bumabalik? Hindi pa natatanggal talaga na hindi ano, bali dalawa na lang yan sila. Dalawa na lang. Sa amin, Eusebio Village, may isa pa dyan, kaya lang hindi nag-abig yan. Dahil may matitira naman, yung matitira, yun ulit ang babayaran niya sa city government. Nag-aantay lang kami ng go signal na magagaling kay Engineer Caparas at sa task force kung ano yung gagawin dyan, sana iwan pang nag-iisa na tatamaan ng project. Paano po ma'am kung hindi pan sila? Nakadepende po yun kay Mayor Bico kung ano yung dapat nilang, kung nasa kanila po yung, kay Mayor Bico po yung decision yan kung ano yung dapat gawin dyan. Basta kami, nililinaw ko, ang tinatanggal lang namin yung mga dati pang tinanggal namin noong 2018 ng action, kasama yung action, yung dinimolis yung action line. Yun lang po, at kung yung ibang hindi pa nakapag-avail yan, hindi po namin sila pinatatanggal. Lalo na yung mga nag-extend, yun talaga, tinatanggal po yun. Ilang pamilya po silang mga nailipat sa Tanay, sa Kalawan? Nasa 100 plus po yun sila lahat-lahat. Kasama na po yung mga nag-tayo-tayo ng kubo-kubo doon sa mga bakante. Sinama na po namin sila na mabigyan ng tulong na manggagaling sa gobyerno. Yan local government? Opo, local government po. Doon po sa Tanay at Kalawan. Salamat ma'am. Thank you po. So yun mga kalay, 2018 pa giniba etong part na to. Tapos nagkaroon lang ng follow-up clearing operation dito. At eto ngayon, tuluyan ng tinitibag yung mga kabahayan dito na dati na rin tinibag last year. Ayon sa ating information, yung mga nakatira dito ay na-relocate na sa iba't ibang lugar kagaya ng Tanay at iba-iba pang mga relocation. So yung mga nandito na tinitibag yung mga bahay ngayon or dinidemolish, yun yung mga bumalik ng mga dating residente dito at yung iba naman na mga bagong nagtayo dito. So wala na silang kailangan pang ireklamo dahil yung mga dating nakatira dito ng mga residente is na-relocate na. At kung babalik para sila, si Mayor Bico na ang magdedesisyon kung ano ang dapat gawin para sa mga residente rito. So, may pandang part doon mga kalahits. Meron pang kailangan tibagin. Kaya nandun yung ating action team dito sa may Pasig para tuluyan ng maklear itong part na to. Ay, what up, boys?
Nandito tayo sa gilid ng highway. Ito dito sa taas dito, mga lights highway ito eh. Tapos dito sa baba yung estero.